Magandang gabi sa inyo lahat. This is Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis dito po sa ating Mr. Typhoon YouTube page. At ito po ang ating special coverage dahil po meron po tayong bagyo. Ito po si Tropical Depression Carina. Kaya ang issue po tayo sa special coverage na yung gabi. At ito po ay na yung gabi ng Lunes hanggang next 24 hours po ito. July 13, 2020. And ito pong special coverage natin at Tagalog version of this video is brought to you by Typhoon2000.com, the Philippines' first website on tropical cyclone. At ito ang inyong lingkod, Mike Padua, ang inyong typhoon specialist upang i-explain kung ano pong mangyayari dito sa tropical depression. At umpisa natin, ito yung fast animation. So, kitang-kita po natin na sa kuha ng satellite loop, parang nag-exit na po siya sa West Philippine Sea. Subalit, ang nakikita po natin yung pinakamataas na kaulapan nitong cyclone na ito, nandito pa rin po yung kanyang low-level center. So, nandiyan yung low-level center niya. Ang gagawin po niya for the next few days, gaganyan po siya at mag-record at matutunaw. Okay? So, ganyan po ang magiging track niya. So, napadpad lang po yung mid-level clouds sa West Philippine Sea at South China Sea area. Kaya, posibleng magkaroon po ng pagbuti ng panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon bukas po ng Martes. But still, nandyan pa rin yung mga afternoon rain showers and thunderstorms dahil nga meron pa rin po tayong trough nitong si TD Carina. So, yan po yung pangatlong pangalan na ginagamit na yun ng PAGASA. So, nanatili ang signal number 1 sa ibang parte po ng Northern Cagayan, Batanes at Babuyan. So, ito po yung latest nating windy.com infrared satellite animation. Kinikita po natin yung kaulapan umalis na po sa Northern Luzon at yung kanyang exposed low level is somewhere here. Mahirap po i-pinpoint kung saan talagang center ng tropical depression at wala pong mali sa pagpa-plot niyan dahil po napakalawak pa niya, disorganized. So, yan po ang pinapakita dito sa windy.com na medyo disorganized pa itong si Carina. Ang ibang agencies like US ay kinukonsider pa rin ito bilang isang aktibong low pressure area. So may mga thunderstorms pa rin tayo nakikita sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa lalo na sa may Mindanao. Parte po yan, rainy season. At ito po ang ating unang storm track. At ngayon, take over na po ito ng typhoon2000.ph, typhoon2000.com. Ito pa yung unang storm track sa bagyong si Carina. So, yan po ang ganyang gagalawin for the next 24 to 36 hours. Malulusaw po bilang isang low pressure area habang papalapit po sa katibugang bahagi po ng Taiwan. So, yung kanyang hangin po ay maintain na 45 hanggang matunaw po ito. At yung ulan niya ay kinikita po dito na affected lang po ang extreme Northern Luzon. And ito po yung ating typhoon global models. Medyo pareho po ang mga tracks nila na medyo mag-record po siya kakabit po sa isang frontal system o yung Mayu front. Ipupull po itong si Carina. At ito po yung ating GravSat na yung Lunes hanggang bukas Martes. Ayan po, kinikita po natin yung extension or trough ni Carina nagpapaulan po sa malaking bagay po ng ating isla ng Luzon. At meron po tayong dalawang low pressure, napakahina naman po yan, dahil pag tinignan natin ulit yung ating fast animation, halos nalulusaw po yung mga ulap, pero itong isa, medyo nandyan pa rin po. So, babantayin po natin yung weather system na yan, susunod na ilang araw. At ito yung GravSat, at continue natin yung 24-hour rainfall at wind forecast sa ECMWF from windy.com. Kita po natin, sana yun, wala na. Sa araw ng bukas, ay mawala na po yung kaulapan nitong LPA at ayan po, mag-emerge na po malapit sa Taiwan. At kinangkita rin po dito, malawakan mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. At bago tayong paalam, ito yung ating bagong Typhoon 2000 Storm Updates. Ito po yung sa URL po natin, typhoon2000.ph/tcupdates. So, ito na po yung ating panibagong page. Ito yung pinakauna. So, yung mga susunod na bagyo, dito na rin po nyo makikita. Dito po sa ating mga updates mula sa typhoon2000.com.
So, ito po ang unang update kay Carina. So, mag-ingat lang po mga kababayan natin sa extreme northern Luzon. Malalakas yung ulan doon. Although, pahina na po kasi lumalampas na po yung makakapal na ulap, yung mid-level circulation nitong si bagyong si Carina. So far, yan na muna po ang ating latest. Babalik ulit tayo by tomorrow afternoon or evening para ibigay sa inyo yung pinaka-latest weather TV update. Special coverage po ng bagyong si Carina dito po sa typhoon2000.com na napapanood po ninyo sa ating YouTube channel na Mr. Typhoon. This is Mike Padua. Good evening po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Let's be hashtag WeatherWiser at hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpapanood nyo ng ating channel.